matandang taon ang nakakalipas, walang TV dito, walang bar, walang video okay. Isa lang itong maliit na fishing village, at sa baryong ito, naninirahan ang isang mag-asawa. Mahal nila ang isa't isa. Isang tunay na pagmamahalang dakila at wagas. Isang araw, habang nangingisda ang lalaki, lumubog ang bangka niya. Nakita ng babae mula sa malayo ang nangyari at sumigaw siya. Boo! Salitang Mandarin na ang kahulugan ay hindi. Lumangoy siya papunta sa laut para iligtas ang asawa. Simula noon, wala nang nakakita sa kanila. May nagsasabi na nakita sila sa kabilang buhay at nagsama magpakailanman. May nagsabi rin naging mga dolphins sila. Dahil ang dolphins, kapag nakatagpo ng kapareha, hindi na naghihiwalay. Sa lahat ng dolphin sa buong mundo, tanging ang mga dolphin lang sa Fortune Shell Island ang humuhuni ng... Nilamon ng dagat ang lalaki, kaya may nagsasabing naghahanapan pa rin ng mag-asawa sa kabilang buhay. Siguro nga pag nagmahal ka at nawala sa'yo, patuloy kang maghahanap. Ang ganda ng kwento ko, no? Ay, wala kayong kwentang kausap. Para kasing horror story ang kinakwento mo sa kanila. Ay, naku, nakisali na naman kayo sa usapan. Hay, anak, pasensya na. Kumain ka muna ng pakwan. Sige na. Ayoko po, Ma. Ano ka ba? Ito yung tinatanong kita, ang alam mo lang isagot sa akin, no? Hindi, huwag at ayoko. Yun ang ibig sabihin na pangalan kong Boom, ah. Hoy! Kailangan ko ng tulong dito, ano ba? Hindi ka na nagtanda kahit kailan, ah. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong kausapin ng iba-ibang wika, anak natin, eh. Pakinggan mo siya. Kung minsan Taiwanese ang salita niya, kung minsan naman Mandarin, at kung minsan English salita niya. Hay, tumahimik ka. Ano? Kung sa tingin mo, madaling maging inaalagaan mo siya. Ikaw na magturo sa kanya, taba. Ha? Ano sinabi mo? Ano tawag mo sa akin? Narinig mo ba? Ulitin mo nga yung sinabi mo sa akin. Nagda-diet ako, di ba? Sandali. Ha? Tingnan mo ang binili ko para sa'yo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong talaba. May perlas ba dito? Wala. Mukha napakamahal nito, ah. $100. Salamat. Para sa'yo din to. May wedding chapel na kaibigan ko. Bibigyan niya tayo ng discount. Gusto ko na... Nagpo-propose ka? Hindi, gusto ko na malaman kung payag kang... Oh, nagpo-propose ako. Kaya mo ba, binili tong higanting talaba para yayain ako na... Binili ko ang talaba dahil walang jewelry store na bukas. Payag ka bang magpakasal? Huh? Oo. Talaga? Pag-iisipan ko. Kawawa naman si Louie. Mahal ang talabang ito, ah. Nag-propose siya sa akin. Talaga? Mahal mo ba siya? Para sa akin, ayos lang. Hindi na masama. Ha, ang sagot mo sa akin dapat, anak, hindi lalampas sa apat na salita. Mahal mo ba siya o ayaw mo sa kanya? Ha? Take me well away, yeah. Take me where? Away! 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 Ma, bakit mo iniwan ang Hong Kong para pakasal kay Papa? Anak, gwapo ang Papa mo dati. At magaling magluto. Mabait ba sa'yo si Papa? Ay, alam mo, anak,
Simula na magkasama kaming dalawa, tinrato niya akong reyna. Masarap po ba sa Hong Kong? Sa Hong Kong? Masarap doon. Lalo na ang pot rice. Oo nga, ang pot rice. Hindi mo mahal si Louie, ano? Ito lang ang mapapayo ko sa'yo, anak. Bago pa mahuli ang lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Sumakay ng plane? Halata ba?
makinig ka. Alam mo, napakalaking lugar ng Hong Kong. Pwede kang maligaw. Pwede kitang samahang mamasyal. Ako si Manhattan Robert. Marami akong kakilala. Kahit ipagtanong mo pa, ang totoo niya sikat ako sa Hong Kong. Sasama ka ba sa akin? Ha? Ano ka ba? May kakambal ka ba? Maiiwan nga muna kita. Teka, si CR lang ako ha. Shares nila sa Nikkei Futures. Tapos, tingnan nyo kung tumaas ang yen. I-check nyo kung matatapos na ang kontrata ng USB sa Japan. Kung mag-e-expire na ang kontrata at ang lahat ay totoo, gusto kong bilhin nyo mga natitirang share. Yun ang dapat nating gawin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang Lion Fund ay pinapatakbo ng dalawang Nobel Prize winner. Maayos ang trabaho nila. Bakit mo pinagdududahan? May sarili akong dahilan. May pagkaganid sila. Nasa balita ang pera na kukuha nila. Kaya dapat tayong kumilos. Gawin niyo ang dapat niyong gawin. Okay, Mr. Chad. Salamat. Gusto kong umorder ka ng 100 roses at ipadala mo kay Carmen. Kasama ang card na to. Sir, di ba nag-break na kayo? Magkaibigan ba kami? Nagkakaedad ka na, sir. Dapat ka nang maghanap ng mapapangasawa mo sa lalong madaling panahon. Imposible yon. Ang daming babae. Ang gaganda pa nila. At napaka-elegante pa. Masyadong elegante para sa akin. Baka pag nakita mo ang para sa'yo, hindi mo na makilala. Makikilala ko siya. Make yourself at home, okay? Huwag ka mahihiya sa akin. Galing ka pa sa Taiwan? At nagpunta ka ng Hong Kong? Para lang hanapin ang may-ari ng bote? Matapang ka at napaka-romantic, kaya lang... Ano? May isang bagay kang dapat malaman. Ano? Yeah.
I'm gay. Talaga? Bakla nga ako. Hindi nga. Totoo nga. Sumpa man? Sumpa man. Yung boteng nakuha ko para ba sa boyfriend mo? Ex-boyfriend. Sayang ka. Bakit? Sayang ako? Ang gwapong matang macho mo namang bakla. Walang masama akong bakla ako. Hindi na ba talaga magbabago isip mo? Hindi na. Huwag ka na umasa. Aba! Wow! Ang ganda! Diyan mo ba nakuha yung sulat sa bote? Lumipat ako sa apartment na to dahil sa billboard na yan. Sige na, maghanap ka na ng motel na matutulugan mo. At bukas, umalis ka na. Ano? Hindi pa ako nakakapamasyal dito. Tsaka isa pa, ngayon lang ako nagbiyahe, kaya dito na lang muna ako. Saan ka mamamasyal? Boring sa Hong Kong. Umalis ka na bukas. Sabi ng friend ko, masaya daw dito. Maraming restaurant. Ano ba? Bakit ba? Wala naman akong ginagawang masama. Ihahanap kita ng motel na matutuluyan mo. Babalikan kita rito. Albert, wala akong pambayad sa motel. Sige na. Huwakan? Sige na, payagan mo na akong tumira muna dito. Bawal magpatulog ng babae rito. Masisiraan ako ng ulo. Please. Sige na, pumayag ka na. Dito muna ako titira. Ano ba? Grabe ka. Ang layo ng pinanggalingan ko. Para mabigo lang ng ganito. At ipagtabuyan mo lang. Napakasama mo. Babay na. Boo! Bakit? Ang maleta mo! Ayoko may umiiyak. Nagigilty ako. Dito ka muna tumira. Pwede po ba akong gawing alalay? O kaya assistant? Para sabihin ko sa'yo, isa akong makeup artist. Hinahangaan ako ng lahat. Ako ang pinakamagaling. At ako ang pinakasikat sa buong Hong Kong. Nag-i-spill yung ilaw eh. Sorry, hindi na mauulit. Re-reload kami! Sandali, magmumoist yung film. Kuha kita ng alak. Sabihin mo, anong problema? Hmm?
Buti pa, umalis ka na. Diniskartehan mo girlfriend ko. Naniniwala ka sa mga chismosong yun. Mag-isip-isip ka naman. Teka, totoo ba ang chismis? Oo. Grade school pa lang tayo. Tayo na magkakompetensya. Sien, halika nga. Sandali lang. Nabalita ako, interesado ka sa stocks namin eh. Interesado ako sa lahat ng stocks, hindi lang yung sa inyo. Ang mga associate ko at si El, ang may hawak ng majority ng stocks at hindi mo pwedeng galawin yun. Pag ginawa mo yun, ako makakalaban mo. Tingnan natin. Ang yat na sinasakyan mo sa akin. Ang babaeng dinedate mo, girlfriend ko. Pagkatapos ganyan ka magsalita, ang kapal mo naman! Bakit mo ba talaga ako pinapunta rito? Para humingi ng tawad. Para mas madali sa'yo na gawin yon, iiwan na lang muna kita sa kanila. Aalis ako. Sa loob ng 5 minuto, tawagan mo ako. Humingi ka ng tawad. Anong oras na ba? 5:30 na ngayon. Bakit? At bakit ka nagregalo ng hindi gumagana? Pamporma kasi itsura. At maraming diamond pa. O sige, bantayan niyo yan ha. Pag hindi ka tumawag sa loob ng 5 minuto, iuhulog ka nila sa dagat. Bigyan nyo ng salpabila, kawawa naman. Opo, boss. Tawagan mo ako. Bye, boss. Andito siya!
Mel, tulungan mo nga ako. Nagugutom na ako eh. Gusto ko lang kumain. Hindi ka ba nagugutom? Nagugutom na rin. Pero kaya ko pagtisin. Teka, magkwentuhan tayo. Para makalimutan natin ang kumakalat na sikmura natin. Tungkol saan? Tungkol sa mga bagay na gusto mong ginagawa mo. Music, bowling, kotse, babae, kahit ano. Bakit kang umiti? Nakakainip. Buti pa, pag-usapan na lang natin yung ayaw mo. Ayoko ng mga taong panatanong. Mga ayaw mo. Ang totoo, ayokong tumanda. Kasi nga, pag tumanda ka, para ka napapanis. Tsaka... Ano ka, pagkain? Oo, parang sirang pagkain. Parang kanin? Parang kanin. Kapag tumanda ka, ayaw ka na ng ibang tao. Ano bang gusto mo? Gusto kong maligo kapag mainit. At gusto ko rin magising na may mainit na kape sa harap ko. Masarap nga yun. Ay, ang gaganda talaga ng bituin dito sa Hong Kong. Bakit mo naman nasabing dito lang sa Hong Kong? Ang lahat ng stars sa buong mundo ay magaganda. Depende na lang kung makikita mo sila pag tingala mo. Ah! Grabe! Bakit? Ano nakita mo? Isang shooting ano star! Talaga? Oo! Ang sabi ng mama ko, kapag may nakita daw akong shooting star, ilagay ko sa bulsa ang kamay ko at mag-wish at sigurado matutupad ang hiling ko. Malas nga lang, wala akong bulsa. Oh, meron pang isa. Ay! Anong hiniling mo? Hindi ko sasabihin, Mama Lasing ako.
butler ako. Nagbibiro ka ba? Kasya kaya dito ang 10 butler? Ah, maubo ka. Pwede tingnan yung paligid? Oo naman, sige. Sa likod ng salamin. Natatakot ako maligaw sa loob at baka hindi na ako makalabas dito. Gutom ka na ba? Sobra, nanginginig na ako sa gutom. Halika na. Sandali, meron ba kayong Chinese pot rice? Pinakamasarap na pagkain sa Hong Kong. Lagi ko yung in-order. Ang ganda ng kusina mo. Hindi ka nagluluto? Ayoko ng mamantika. Huwag mo nga akong titigan. Kumain ka na lang. Okay. Nakakatawa ka kasing kumain. Mayaman ka ba? Siguro. Paano kayo maman? Sa basura. Talaga lang ah. Buy and sell ng basura. Tumigil ka nga dyan. Soft drinks. Mag-juice ka na lang. Mas healthy yun. Sige. Sige.
ng Cebu. Sumakay siya ng elevator. Umalis na siya. Linggo-linggo lumalabas sa magazine na ito ang boyfriend mo. At laging may picture niya na may bagong girlfriend. Ang tawag ko sa kanya, babaero. At hindi cute. Eto na. Pakinggan mo ang sinasabi ng ex-girlfriend niya. Hindi niya alam ang gusto ko. Hindi niya ako nilalambing. Pero masasabi ko na masyado siyang romantic. Diretso siya at prangka. Palagi may negosyong inaasikaso. Sa totoo lang, para siyang bata. Mahilig siya makipagkumpetensya. Mahilig sa mga bagong bagay. Pag nakapagdesisyon na siya, hindi na yun mababali pa. Ganon siya. Kaya na-insecure ako sa kanya. Tapos, anong problema? Mahilig siya sa mga bagong bagay. Halimbawa, babae. Kapag nakapagdesisyon na siya, matutulad ka rin sa ibang mga babae niya. Lahat ng babaeng yon galit lang at gumagante. Isa pa, puro naman sila insecure. Pero ako, hindi ako may insecure. Kalimutan mo na siya. Nakakabagot naman pala dito sa Hong Kong. Uuwi ka na ba? Hindi. Si CN, gusto ko na siya. Hindi mo siya boyfriend, dear. Hindi ka pwedeng basta lumapit sa kanya at maghubad na lang. Sa tingin mo ba kaya kong gawin yon? Ano ka ba? Sa tingin mo ba hindi siya ganun lalaki? Alam ko kung anong gusto niya. Mahilig siya sa babae. Mayaman siya. May naisip na akong plano at kasama ka para matupad yon. Huwag mo ko idamay. Sige na, Albert. Bahala ka. Putang na loob. Sabihin niyo sa akin kung saan nagpunta ang anak niyo. May nakita siyang bote at nagpunta siya sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Kung nandito sa Hong Kong, Cebu, mahahanap ko siya. Na-check namin kung paano niya ibaba ang presyo ng stocks ng chemical manufacturing company tulad ng utos mo. Last year, may report sila ng growth ng 13%. May profit sila ng $130 million. Ang stock price ay mas mataas ng 30%. Nakuha na natin ng 16% ang company. Pero si Mr. Low at ang mga associate niya ay nakakapit pa rin sa 65% nila. At ayaw nila yung ibenta, Mr. Chan. Kung itataas natin ang purchase price, masyado rin tataas ang stocks. Ibenta niyo yung shares ko. CN, kung ibibenta mo agad lahat ng shares mo, babagsak ang presyo. Pero kung ibibenta natin ng mababa, matapos nating bilhin ng mahal, malulugi tayo ng malaki. Gawin niyo na lang kung anong sinabi ko sa inyo. Papuntahin mo si KK. Opo, sir. Sino si KK? Siya ang head ng Environmental Protection. Kita kami ng friend ko sa top floor. Top floor na to. Ha? Talaga? Sa baba na siya nakatira. Anong pangalan? Ang totoo, blind date yon. Alam mo, ang ganda dito, ha? Mahal siguro ang renta. Magkano per square foot? Sino nag-utos sa insulatan ng pinto ko? Anong ibig mo sabihin? Ayo, tingnan mo yun, no? Huwag kang bumalik, papalian kita.
nasa bulsa ko sa likod. Aray! Tanay. Ang salbahe mo pala. Napilay ako. Lagot ka sa lawyer ko. Basahin mo na. Girlfriend ng gangster nawawala. Ano nangyari? Huwag mo ko alalahanin. Okay lang ako. Nasa si CN? Nandun. Kumagat ba siya? Naniwala ba siyang girlfriend ako ng sikat na gangster? Ako, malay ko. Plano mo yan eh. Ano? Sa tingin mo gagana? Siyempre naman. Ano susunod natin gagawin? Depende na yung sa husay ng barkada mo. Mga boyfriends mo. Hoy babae, kumanda ka sa amin. Papadala rin karami ng pinong-pino. Ako naman. Hetong so! Aray! At ito pa! Ito pa! Nakatingin siya! Ang boyfriend mo ang pinaka-pinuno ng sindikato sa Taiwan. Dahil galit ang boss namin sa boyfriend mo, intusan niya kaming puntahan ka at hiwain ang mukha mo! Kung hindi ka naniniwala sa amin, magbasa ka ng dyaryo! Tama siya! Marami na maghahanap sa'yo ngayon! Negosyo ko ang pagbili ng basura. Malaki ang kinikita ko rito. May pera sa basura. Sasabihin ko sa boyfriend ko. Sabi mo dati, isa kang refugee. Ngayon, sinasabi mong ikaw ay girlfriend ng isang Taiwanese gangster. Totoo ba ang lahat? Oo naman. Delikado makita ka na kasama ako. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Talaga? Hindi ka natatakot patayin ang boyfriend ko? Sige nga, paano ka naman naging girlfriend ng isang gangster? Ganito,
May malapit na police station sa bahay namin sa Taiwan. Isang araw, nagpunta ako doon at may mga picture na nakapaskil sa dingding. Isa sa kanila may magagandang kilay, na bagay sa maganda niyang mata. Pupunta ako doon araw-araw para tingnan ang mga mata niya. Alam mo na, love at first sight ako. Ganun lang. Tapos, ano nangyari? Nakuha ko ang address niya, at ngayon nagkasundo ang mga puso namin. Ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Maganda siyang pumorma, at magaling na dancer. At napaka-romantic. Dancer lang, romantic na agad. Para namang romantic ka. Marunong ako sumayaw. Enko dito, bay. Tulad dito? Karoroy 16. Cha-cha-cha-cha? Oh. Marunong ka magtango? Tan-tan-tan-tan. Tan-tan-tan-tan-tan. Oo naman. Ang baduy mo naman! Wala ka bang alam na mas magandang sayaw? May alam ako. Talaga? Pakita mo nga! Huwag kang matatakot. Kaya mo yan! Dito ang kamay. Tumalon ka. Sige na, talon-talon. Hay! Heto na! No! Ang galing, no? Oo! Oh, sige pa! Ha? Gusto mo pa? Oo! Oh, nakakatuwa eh! Oh, sige. Siguruhin mo lang na hawak ka mabuti. Huwag kang bibitaw. Bibilisan ko ang ikot. Handa ka na? Sige, sige. Mahaw ka na. Kailangan mong tumalon. Heto na! Nandito na po kami, sir. Anong balita? Bumagsak ng matindi. Apektado ang stocks natin. Nagsara sa 650. Magkano natirang asset? Nasa 10 million. Humigit kumulang. Si CN Chan kasi, binenta ang shares niya. Ano na nangyari sa investigasyon? Ang gusto ni Chan, makontrol ang buong kumpanya at tanggalin tayo. Bakit niya binenta shares niya? Matapos niyang bilhin ng mahal. Naguguluhan ako sa kanya. Ano ba nangyayari? Anong plano niya? Ang labo niya. Boss. Oh. Ano nangyari sa inyo? Iginanti namin kayo kay Chan. Teka, nasaktan ba siya? Hindi. Hindi nga siya nagalusan eh. Eh, mabuti naman kung ganon. Kung nasaktan siya, sisisihin ko sarili ko. At kung kayo man, kung may nangyari sa inyong masama, masisiraan ako. Makukonsensya ako ngayon. Buti wala nangyari sa inyo. Hindi yun ang daddy mo eh. Ay, grabe si daddy, anong iniisip niya? Gagantihan niyo ang best friend ko? Sana binaril niyo na lang habang nakatalikod siya. Hindi ba? Barilin agad para tapos na. Ah, parang sniper. Hindi, nagbibiro lang ako. Sa duwag lang yun. Ang gawin niyo, ipatawag niyo siya agad. Ang talino niyo, boss. Alam ko na. Tama, ganito ang gagawin natin. Mupo tayo ng fighter, yung mas magaling sa kanya. At yung mas maliit. At magaling dumiskarte. Para hindi niya malaman, mapapahiya siya. Ang galing na naisip ko, di ba? Ano ba? Ano yan? Ibig sabihin nito, Senyas, umalis na kayong lahat. Layas na! Sabi ko nga po. Pagkatapos lo, napalayas niyo ba siya? Ah, siya ba? Parang nakita ko na siya. Si Mary yan! Mary? Hindi yan si Mary. Si Bunny yan. Hindi yan si Bunny. Sara ka ba? Ako lang siya kanina. Ano ba? Isok mo ka salamin mo? Pagka lang. Nandun siya eh. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw ang magsalamin. Wala po na yung matalaman. Oh.
Sandali lang. Sino ka? Ano kailangan mo? Nasaan si Mo? Anong ginawa mo sa guardrail ko? Sumagot ka! Wala ako alam! Anayin kita! Bitawan mo nga ako! Hindi ako nagbibiro! Anong ginawa mo kay Mo? Nasaan sabi siya? Mo, bitawan mo ako eh! Saan mo siya dinala? Engage na kami ni Bu! Hi, Mr. Chen. Hi. Mr. Chen. Pasensya na. Napakaganda niyang babae. Naisip kong mas maganda pag may wind effect. Napakaganda mo. Alam ko. Iinumin na ba? Sige. 1982. Yun. Meron pa akong ibang nalalasahan dito. Unang ginawa ang alak noong 1960. Order na. Ako muna. Meron kayong Chinese pot rice? Biro lang. Nabigla ako. Kumakain ka ba lagi na may mga taong nanonood sa'yo? Pakisabi sa kanilang lumabas na muna. Yes, sir. Sige na, labas na. Sige, sir. Teka, bakit walang ibang kumakain? Nirent ko ang buong restaurant. Ay, wala akong makikita ng artista. Pag walang artista, hindi sisikat ang restaurant na to. Ayaw mo na customer? Mga tao lang sila. Wala ka ba talagang kaibigan? Pero meron akong kaaway. Sir! Sir! Saglit lang po! Sandali lang, sir! Sige, anong ginawa mo? Bakit binenta mo yung stocks mo sa company ko? Para bumagsak ng todo ang presyo? May dinner ako ngayon. Mamaya na tayo mag-usap. Sabihin mo nga, bakit mo ito ginagawa? Nalulugi ako ng malaki. At ganun pa rin naman. Umalis na po kayo. Sarado na po ang restaurant namin. Sir, mukhang matalino kayong tao. Tama ka dyan, miss. Mukha rin namang marami kang panahon, kaya gamitin mo na lang yun para iligtas ang kumpanya mo. Umalis ka na, pwede ba? Pwede bang malaman kung sino ka? Alam mo, bisita ako ni CN. At ayoko niyang inaasal mo. Gusto sana namin kumain ng maayos, kaya lang nakakaabala ka sa amin. Si Em, ano ba to? Tapos na, di ba? Halika sa labas. Ang hina niyo naman eh. Sumunod kayo sa akin. Ito na naman tayo. Gusto ko yung ginawa mo. Wala yun. Alam mo na, sanay lang ako sa mga gangster. Ganon. Lalabas ka na? Oo. Oh, babalik ako agad. Ingat ka. Mag-iingat ka. Type ko talaga siya. Okay na. Nasabi ko na sa boss niyo. Pwede niyo nang isara ang parking lot. Pwede na rin kayong umalis. Magkakatuwaan lang kami rito. Sige na, huwag na kayo mag-alala. Okay lang kami. Walang mangyayaring masama. Okay, sir. Narinig niyo si Mr. Low. Alis na. Mr. Chan, mag-enjoy kayo.
Howie, ano bang balak mo? Si Ian, may papakilala ako sa'yo. Nanggaling pa siya sa ibang bansa. Ladies and gentlemen, eto na! Si Allen! Etong si Allen, walang talo ni isa sa kahit anong weight class. Lalabanan ka ni Allen ng one-on-one. Lalaban siya para sa akin. Bakit hindi na lang tayo maglaban? Hindi kami pareho ng weight class. Lamang ako sa kanya. Ano ka ba? Yun nga ang dahilan eh. Kapag natalo ka sa mas maliit sa'yo, lalabas kang kayahiya. Awi, mag-isip ka naman. This is very calm. No problem. Fighter? Ayoko siyang makitang mamatay. Hindi pa ngayon. Kapag may suot na gloves, hindi masyadong masakit. Hindi. Pasuotin mo siya ng glove. Pasuntok ka sa ulo, tsaka mo sabihin kung masakit. Sir, game na. Huwag ka mo. Try to knock me out any way you can. But no dirty tricks. They say you're a great fighter. Come on! Look, they're not going to make you leave here without a fight. You asked for it. Ready? Of course! Mukhang talo si Allen. Hindi. Tine-testing lang siya ni Allen. Kung talagang malakas siyang sumuntok. Wait! Good! Bakit nagpalit siya ng gloves? Alam niya ginagawa niya. Pinalalamang lang niya ng konti si CN bago niya labanan. Alam niya may kahinaan ang suntok ni CN. I've come a long way. I don't want a short game. Lumalaban ang bawat boxer ayon sa sariling tugtog. May ritmo sa paggalaw ng paa. Walang ritmo si CN. Magulo footwork niya. Tignan niyo ritmo ni Allen. Kontrolado niya. Ang galing, di ba? Yari na ngayon si CN. Matatalo na yan. Wow, boss! Isa siyang eksperto. Kayo, boss! Dati kami nagbabox ni CN. Pero palagi akong talo. Kaya naisip ko, maging announcer na lang. Talaga? Talaga, boss? Mas gusto niyong announcing? Oo naman. Sa announcing, wala akong talo. Sa ring, katulad niyo ako. Ha? Walang silbi. Ganun po ba? Dati mahusay gumalaw si CN. Ano nangyari sa kanya? May iba siyang iniisip. Dahil sa pagbili niya ng stocks, wala na siya training. Matatalo na siya. Nako, mukhang balisa si CN. Tiyak na talo na yan. Wala na yung magagawa.
Sa lalaking lugmok na. Mag-isip nga kayo. You're good. Tara. My job's done. He's good. Kumusta? Okay ka lang? Hindi ka naman masyado nasaktan, di ba? Masaya ka na ba dahil natalo ako? Mukha ba ako masaya? Ang totoo, hindi. May gusto kang tawagan? Bahala ka na nga. Ingat ka. Tawagan mo ako. Sa akin. Kasi mayaman ka.
sungit at napakalungkot. Yun ang dahilan kaya ka natalo, di ba? Yan, tumawa ka. Alam mo, hindi mo kailangan ng makeup at magandang damit. Pwede tayong lumabas bukas? Anong gagawin natin? Umuha ka muna. Sabihin mo muna. Pumayag ka muna! Sige na, anong gagawin natin? Mag-e-enjoy! Sa isip lang. Mas pantasya kaysa katotohanan. Ang pag-ibig ay parang magandang panaginip na nauuwi sa pangit na bangungot. Albert, isa kang tunay na inspirasyon. May balita ako sa'yo. Ano yun? Nandito si Louie mo. Ano? Pinagtangkaan niya akong patayin. Buti na lang malakas ako para labanan siya. Nilasing ko para kumalma. Nasaktan ko siya. Ano ka ba? Pag-ibig ang usapan, hindi awa. Tandaan mo, kung wala ka, mas mabuti sa kanya. Hanggat hindi ka tiyak sa feelings mo kay Chan, huwag kang magpakita sa kanya. Os dapat lang yun. Ah! Good morning. Bitawan mo ako. Gusto mo ng Bloody Mary? Ako na, alas.
Lasing na ako eh. Saan ka pupunta? Sa kusina. Ako, hindi pwede, Louie. Teka, sandali. Ito ka muna. Gusto ko na... Ano hinahanap mo? Nasa ba yung wine opener? Paano ko iinumin to? Para sa bote. Kukuha kong baso. O, eto, dalin mo. Teka, paano ko nga ito bubuksan? Boo, nakakaloka ka talaga. Okay, kakausapin ko si CM. Sasabihin kong totoo. Kung magtatapat ka ngayon, masisira ang plano mo. Maghanap siya ng ibang babae pag nalaman niya. Mali ka. Iba si CN sa pagkakakilala mo sa kanya. Nagde-day off siya para makasama ako. Ang saya namin dalawa. At kapag wala siya, araw-gabi ko siyang naiisip. Feeling ko nga girlfriend na niya ako. Mahal ko si CN at mahal din niya ako. Mukha nga in love ka na. Ano yun, Louie? Gusto ko na sa akin. Hindi mo pa nauubos ang wine eh. Gusto ko na sa akin. Pasok. Gusto ko na sa akin. Ako na kukuha. Huwag kang aalis dyan. Sa akin. Excuse me. Salamat. Teka. Albert, gusto mo bang magkantaan tayo? Anong tingin mo sa bahay ko, Louie? Karaoke bar? Inumin na lang natin to sa akin. Nagmamadali ako. Para kay Boo. Ang dami naman. Ito. Dagdagan pa natin. Sige na. Ubusin mo na. Uy, dahan-dahan lang. Malalasing ka niyan. Sige na. One, two, three. Tulog. Naghihintay ako ng tamang pagkakataon. Sana noon pa, binalitaan nyo na kami. Bibili na lang ako ng kumpanya. Mr. Chan, huwag kang bibili ng kumpanya na alam mong babagsak na. Kung gagawin mo yon, para tayo magpapakamatay, hindi tayo makakabawi. Hindi pa ako nakakapag-desisyon. Gawin nyo na lang ang dapat. Pero naghihintay ang buong proyekto sa desisyon.
desisyon mo, CN. Saka na tayo mag-usap. Subukan mo kayong mamasyal. Iwan mo ako. Move on. Tama na. Sige. Ayoko makinig sa'yo. Tumigil ko na. Sige. Naintindihan kita. Hindi mo kailangan pang ulit-ulitin. Paano kayo nakapasok? Gumasok kami. Paano, sir? Pulis. Hindi sila papayag. Papayag sila. Sige. Sabi na sa'yo eh. Umalis na kayo. Sinira mo ang boss namin. Nawalan kami ng trabaho. Kasalanan mo lahat. Mr. Chan, I heard you're back in training. Yes, I am. Rematch? Mr. Low send you here? Mr. Low is broke. It's not about the money. Not now. You've got no choice. You really enjoyed fighting, don't you? Only with the best. Ay, eto na naman. Ayoko ng parting yan. Grabe, wala ka palang alam sa boxing game. Alam mo kung bakit laging ganyan? Siguro. Okay. Rules? No rules. Anything goes, but no dirty tricks. You like white? Are you sure? I'm sure. Thank you.
you've been training. Si Alan kung okay siya? Eh, di tanungin mo. Okay ka lang? Hmm? Okay lang siya. Ha!
finish this. Kami. Nanalo na siya sa akin. Sige, talo sir. Kumustahin mo siya. Mapaniwala. Hoy! Bakit amoygas ka? Sinusunog ngayon ni boss ang buong factory. Madidimanda tayo ng arson pag nahuli tayo sa lugar na to. Mabanganib dito, boss. Mag-iingat ka. Okay lang ako. Okay lang. Pag nahuli ako, siguradong kulong ako nito. Pati! Halika. Dapat, palabasin mo sila lahat. Ano, tingnan ko na po. Wala nang tao. Magaling. Ngayon, ibigay mo to doon sa daddy ko. Opo. Sabihin mo mahal ko siya. Nang sobra. Okay po. Itong isa naman kay CN. Sabihin mo galit ako sa kanya. Galit na galit ako sa kanya. Oo, sige po, sir. Itong isa sa otoridad. Para isisi yung sunog sa akin. Talaga, sir? Ikaw ang makukulong at hindi ako? Ay. Hindi rin ako makukulong. Tumabi ka. Alis na dyan. May! Masusunog ako kasama ng factory. Ay, naku. Huwag naman pong ganyan, sir. Aray, talagyan yung mata ko. Mamamatay na ako dito. Hindi ko na kailangan makita. Mahal kita, Mary! Howie, anong ginagawa mo rito? CN! Nakita kitang bumagsak. Grabe ang ginawa mo. Pinatalsik ako ng daddy ko sa board of directors. Wala na akong halaga. Wala na talaga. Wala na. Boss, hindi ba kami mahalaga? Hindi ka namin iiwanan. Ha? Kayong lahat? Kumigil na nga kayo. Boss, sandali lang. Mas mainit? Oo. Okay? Okay na. Nakakita ka na. Mabuti kang tao. Hindi ka tulad ko. Masama ang styrofoam sa kapaligiran. Nakakalason. Kaya gusto ko na ipasara kayo. Pero makinig ka. Pwede pa tayo magpartner. Magtulungan tayong dalawa. Linisin natin ang paligid at magtayo tayo ng recycling center. Bakit mo ba ginagawa ito? Noon nasa school tayong dalawa, palaging mas mataas ang grades mo. Ikaw ang mas athletic sa atin. Nakukuha mo, pati mga gusto kong babae. Hindi mo sila gusto. Pag nakasama mo na sila, ayaw mo na sila makakita pa. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako sa'yo? Galit ka sa akin? Bakit naman? Dahil maswerte ka. Dahil pinanganak kang mayaman. Nasa iyo ang lahat. Ako, kailangan ko magtrabaho para makuha yon. At higit sa lahat, kinuha mo ang pinakamamahal ko, si Carol. Ha? Pero grade 2 pa lang tayo noon. Si Carol! Pero nagpakasal na si Carol, ah. Doon sa, anong pangalan nun? Ano nga yun? Ano nga yung pangalan nun?
si Fred. Ayun yun! Ang weird ng pangalan nun. Ang tangkad-tangkad. Matapos ang maraming taon, wala pa tayong nakikita ang babae na mamahalin talaga natin. Teka, sabi mo kanina, mahal mo si Mary. Baliw ka na. Sandali nga lang. Naalala ko pa, engaged na kayo. Ano nangyari? Huwag mo na ibalik. Naduwag ako. Napakabuting babae ni Mary. Tawa kami ng tawa. Tuwing magkasama kami, grabe siya tumawa. Ang saya-saya namin. Kung may babalik, wala ang panahon. Umalis siya nung sinira ko ang engagement namin. Hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. Hindi ko na siya nakita. Ano nangyari sa inyo? Ha? Ha? Hahanapin ko siya. Sino? Si Mary? Hindi mo pa siya nakikilala. Sa kanya. Bakit naging malungkutin siya? Totoo po, wala po akong ginawa sa kanya. Anong wala kang ginawa? Umalis ka na bago ko pasabugin utak mo. Gugulpi kita. Minahon muna kayo, pakiusap. Narinig mo ang sinabi niya. Mabuti ba, sumunod ka. Umalis ka na! Bu! Ano ba? Binalaan na kita! Sandali! Umalis ka! Ay! Umalis ka na sa akin! Maayos din yan. Ang kapal ng mukha mo, talagang wala kang takot ah! Sir. Uupo ako dito, ha? Sige, subukan mo lang dumaan. Grabe, ang papa mo, siya talagang hari. Ay! Ayos lang ba kayo, sir? Tumayo na po kayo. Nasaktan ba ang likod nyo? Ano siya sabihin mo? Ayoko marinig! Kakausapin ko lang po siya, sir. Tama na! Tumigil ka na! Bu, makinig ka. Tama na sabi! Bu! 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 Hindi ka ba marunong makinig? Patayin niyo man ako. Kakausapin ko pa rin siya.
Sige, gusto mo siyang kausapin? Sumama ka sa akin. Halika! Bilis! Ayan, sige. Ayan, kausapin mo na siya. Sige na! Magsalita ka na! Kaya na, huwag mo na silang guluhin. Ayoko! Gusto kong marinig yung sasabihin niya. Ano ka nasabi? Bakit nandito ka? Naiwan mo ang damit mo sa bahay. Hindi ko yan kailangan. Ito po, sir. Alam kong gusto mo ng Chinese pot rice. Lumamig na. Initi mo na lang. Sa tingin mo sapat na ang damit at ang pot rice na yan para maayos ang lahat? Hindi lang yun.有巴士啦，有小巴，有的士，仲有小巴添，仲有小巴添，系咯，好笑咩？非常之好笑。哎呀！我这里你痛。嗱，你去中环医丧抗立 P。我又上科射立科，你头有冇留低咩线索啊？雷球棍 ，Sunny， Smell， 点啊？有咩头绪啊？嗯，哎，你轉邊度啊？你再轉手段啊！哇，嚇得我！夠啦，夠啦，唔好再演啦嚇！
我又有嘢俾你听啊。Ashton，